tagumpay ako nakapasok sa bayan ng ame. Anong problema, Ping? Isa siyang malakas na ninja. Ano, handa ka na? Oo. Simulan mo na, Conan. Oo. Pumunta ka sa bayan ng Konoha at kung maaari, bilisan mo. Sige na, mag-iingat ka. Eto na. Sana lang kagatin nila ito. Sino siya? Si Sir Jiraiya. Ganun ba? Anong balak mong gawin? Ano sa tingin mo, Conan? Hindi naman natin siya kakambihin, di ba? Isa pa, lumipat ako sa katawang ito para patayin ang dumating na tagalabas. Dalhin mo ako sa kanya. Pain, kung ayos lang sa'yo, ako muna ang bahalang humarap sa kanya. Katol, Endan! Si Pain talaga ang pakay ko dito. Hindi ko inaasahang ikaw ang una kong makikita, Conan. Ikaw! Ikaw ang mensahero niya! Ikaw ang Arkanghel, hindi ba? Mensahero? Arkanghel? Tagalabas mo ang lalaking to! Isa siyang kalaban! Sige na, umalis ka na ngayon din. Ipaliwanag mo nga sa akin kung anong napapala mo sa ginagawa mo yan. Alam ko, paborito mo ang origami. At ikaw ang pinakamabait sa tatlong magkakaibigan. Anong nangyari sa'yo? Kabalitaan ko rin na namatay sila. Totoo ba yun? Sinasabi ko na nga, wala akong anumang intensyon sa inyo. Yun ay kung hindi kayo bahagi ng grupong Akatsuki. Siguro ngayon, iniisip mo na sana sumang-ayon ka na lamang noon. Kubang, patayin ang mga batang ito. Oo, mas pinili mong iligtas kaming tatlo sa kamatayan. At siguro nagsisisi ka. Hindi ko pinagsisisihan na. Mas pinili ko mabuhay kayong tatlo. Para makaya niyong humarap sa hamon na buhay. Naging mga estudyante ko kayong tatlo. Ilang taon pagkatapos natin maghiwa-hiwalay, naririnig ko pa rin ang mga pangalan ninyo. Hindi mo alam kung anong nangyari sa amin mula nang iwan mo kami. Tama ka, hindi ko nga alam ang nangyari. Wala akong magagawa kung yan ang pananaw mo sa prinsipyo ko. Opinyon mo yan, Sir Jiraiya. Nagato. Summoning Jutsu. Ikinalulungkot ko, pero matagal na siyang patay. Ano nga mo? Para sa kanila, tatanggapin ko lahat ng klase ng sakit. Ganun ba? Gagagawin lang ito ng digmaan. Maraming tao na ang namatay dito. Kahit ang isang mangmang o inusenteng bata ay matututo kapag nalaman niya kung paano masaktan. Sir Jiraiya, isa ka kasing ordinaryong tao lang. Anong sinabi mo? Tama. Mula sa pagiging tao. Natural lang na hindi mo lubos ang maunawaan ang mga sinasabi ko. Ganyan ka na ba talaga kasama na agad to? Maraming bagay na akong kayang gawin na hindi kaya ng tao lang. Sa madaling salita, gusto kong linisin ang mundong ito na nababalot ng mga walang kwentang idwaan. Tutal, mamamatay ka rin naman. Kaya sige, ipapaalam ko sa iyo ngayon ang mga plano ko. At sa paanong paraan naman kaya makakatulong yan para matigil ang mga digmaan? Ano sa tingin mo ang pinakamadaling paraan para ukasan ang lahat ng iyon, Sir Jiraiya? Ang mundo ay parang isang musmos na bata lang. Tulungan ang mundo sa pamamagitan ng hinagpis at sakit para matuto? Mukha yata humusay ka na rin pagdating sa pagbibiro. Nagato. Duh. Sabonic technique!
Mas dalang luhang dugong na gumumabaw sa galit! Mula sa silent, lilipad ako sa silent mode! Hindi ka pa rin nagbago. Isip bata ka pa rin. Kaya niya pala maghati sa maraming katawan at muning mabuo. Sana man lang alam natin kung ano yun. Isa-isa natin silang tabusin. Pumunta tayo sa isang masigip na lugar. So that's the heart of the ginseng, is it? Naisahan ba natin sila? May oras pa tayo para... Talaw mo na! Mukhang tayo pa ngayon ang naisahan ng mga to. Sigman niyo to! Ayos ka lang! Pasensya na. Talagang bulag sa kawo kong kumilos. Mabuti ba magpahinga ka na lang muna rito, Gamakin? Pero para sa dambuhan ng palaka ng bundok ng miyobo ko, para lang kayo makukulit na lang ako sa palaka niyon! Pasensya na, bata. Mukhang marami ka pa rin kakainin bigas. Hindi. Nalawa na! Wala na akong magagawa. Konting tiis pa, Gamakin. Patay na! Ano yun? Loko yun ah! Pambihira, wala namang katapusan ang abula na to. Kunting tiis na lang, Jiraya. Natagalan ako ng konti. Ano sa palagay mo, Gamakin? Parang may kakaibang nangyayari ngayon, di ba? Hindi pa ako makapag-isip ng maayos. Hindi ba ako nakatagpo ng ibang ninja na katulad niya? Pero bakit kaya ganun? Bakit ayaw niya akong labanan ng harap-harapan? Naiintindihan ko. Maraming salamat.
Sa palagay ko, kailangan mo nang matutunan kung paano gamitin ang Zenin mode nang wala ang tulong naming dalawa, Jiraiya. Tapusin na natin ang labang to. Nagpakahirap siya ng gusto para lang tawagin ang dalawang palakang yun. Hindi. Mukhang iba-iba talaga ang katangian ng mga Zenin. Oo, no? Nasaan na ba siya? Kanina bumasok siya sa loob ng isang tinawag niyang hayop na mayroong kakayang itago ang sarili sa paligid. Kung gusto mo siyang makahanap, ako mismo ang kakalad ka, Jonyango! Ano ka ba, mahal? Bakit ba nagsasayang ka ng pagod at oras para kalabanin siya? Tinawag mo pa kami rito? Simulan na natin ito! Ang bilis! Kaya na ba may taong may harinigan? Nakakatakot ng mga mata. Summoning technique. Mga tao naman ang naisip niyang tawagin ngayon. Itsura nila, pero iisa ang taglay nilang mga mata. Hindi pa rin ako makapaniwala ang maraming tao rito sa mundo ang may taglay na rinigan. Hindi ko na maintindihan. Ang totoong problema natin, ano kaya tayo mananalo sa tatlong nilalang? Anong klaseng nilalang ba si Pain? Konting taste lang, Jiraiya. Hindi pa natin alam ang sagot dyan. Hayaan mo na lang ako magpaliwanag, pwede ba? Kapag nakita lang isa sa kanila ang kalaban, siguradong malalaman na rin yun ang dalawang kasama niya. Pwede nilang bantayan ng isa't isa nang hindi gumagamit ng chakra, ng ninjutsu o kahit walang sinasabi sa isa't isa. Sigurado ako mananalo tayo kung isa-isa lang ang laban. Hindi natin sila pwedeng gamitan ng taijutsu. Masasayang lang ang lakas natin. Sigurado akong alam niya na hindi ka gumagamit ng genjutsu. Malaking partida yun para sa atin. Inaatake namin ang kalaban gamit ang genjutsu sa pamamagitan ng pagkanta naming dalawa. Pero dahil gagamit tayo ng tunog, malalaman ka agad ng mga kalaban kung saan tayo nakaposisyon. Pero kung magagawa natin to ng maayos, sigurado na ang panalo natin. May problema pa? Tatang, may naisip akong plano. Kaso, malaking sugal din ito sa atin. Magaling, mukhang tagumpay ang plano namin. Summoning technique lang ang kayang gamitin ng isa. Ngayon sigurado na akong isa lang ang kayang gawin ng bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, isa na lang sa kanilang tatlo. Ano nga kakita sa akin ngayon? Hindi ako makagalaw. Sa wakas, isa sa isa na ang laban nating dalawa!
sa kalaman mo, pinaparalisa ng genjutsu ito ang katawan at isip ng tao. Sir Jiraiya, hindi ko inaasahan na marunong ka palang gumamit ng genjutsu. Mukhang nagkamali ka sa landas na pinili mo. Ganun ba? Paalam na sa'yo, Nagato. Sa wakas, natapos na rin to. Ay, asakit sa lalamunan ng genjutsu na yun. Lalo-lalo na ngayon, matagal ako walang ensayo. Tapos na ang laban. Pwede na kayong magpahinga ngayon. Sabi mo sa akin, huwag ako magpapabay. Sir Jiraiya. Jiraiya, ang kaliwa braso mo! Oo, huwag yun ang pansinin. Mukhang alam ko na ngayon. Ginamit niya ang summoning technique bago siya naapektuhan ng genjutsu. Kami ang anim na landas. Ang Pain Rikudo. Kasama na nila yung tatlong tinapos natin kanina. Pero makapangyarihan ang genjutsu na ginamit natin. Sabihin mo, anong klaseng nilalang ka ba talaga, Pain? Ako si Pain. Paano nagkaroon ng anim na nilalang na may rinigan? Habang iba na siya sa Nagato na nakilala ko noon. Bukod pa rin may napansin ako, may isa sa kanilang kamukha ni Yahiko. Yun nga lang meron siyang rinigan ngayon, hindi katulad dati. Kaming anim si Pain, Sir Jiraiya. Hoy Jiraiya! Tumakbo ka na! Kahit malaman mo ang kasagutan, hindi ka pa rin mananalo sa akin! Tumakbo na lang tayo, Jiraiya! Nasa loob ako. Sigal! Ay, kaya mo pa ba, Jiraiya? Hindi ko makontrol ang chakra ko. Dahil gumagamit din pala sila ng kakaibang sandata. Malakas ang kutob kong hindi na sila normal na tao. Hindi ako pwede magkamali. Magkamukha sila. Bakit napunta sa kanyang rinigan ni Nagato? Pinag-interesan kaya liyahe ko ang rinigan. Gulong-gulo na ako sa mga nangyayari. Naaalala ko pa. Nagato, kapag lumaki ka na malalaman mo ang ibig kong sabihin. Marami ng tao na matay dito. At ang sakit na dulot noon ang tumulong sa akin para magkaisip. Teka sandali, ngayon naaalala ko na ang lahat. Nagkamali ako, hindi siya si Nagato. Ang totoo niyan, ako pa ang naglagay ng pilad niya sa ulo. Kaya gusto ko silang harapin ulit para kumpirmahin ang isang bagay. Kaya kung pwede, umalis na kayong dalawa. Nakilala ko na ang mga ninja sa harap ko. Kailangan kong sabihin kay Tatara na diskubre ko. Huwag kang bibitiw, Jiraiya! Pagbihira, ang malas ko naman. Ito na ba ang magiging katapusan ko? Hindi ako susuko. Tapusin na natin ito! Nakuha ko na ngayon. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala rito, Jiraiya. Naruto, sigurado na akong ikaw ang bata sa propesiya. Nakatakas yung palaka. Hindi ko na siya maramdaman dito.
ang kwento ni